Hi guys! Welcome back to my channel. This is Vincent with Vince World TV. In this video, pag-uusapan natin guys kung paano ba talaga mag-move on. Bago ang lahat, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking channel at i-click yung bell button para maging updated kayo sa mga bago kong video. Alright, so now let's start! Number one guys, iiyak mo lang yan. Iiyak mo lang guys kung ano yung nasa dibdib mo ngayon. Ilabas mo, punta ka sa diyan, mag-shower ka. Mag-shower ka, iiyak mo. Bakit ganon? Bakit niya ko iniwan? Di wow. Yan, iiyak mo lang yan guys para malabas yan. Para hindi yan magtatanim diyan sa dibdib mo. Ilabas mo yan kung ano yung mga sakit, mga hinanait mo. Ilabas mo lang yan guys para madali ka lang makamove on. Okay? Next is, isipin mo kung ano ba talaga yung nangyayari. Okay? Ano ba talaga yung nangyayari? At ano yung mga rason kung bakit kayo naghiwalay? Sa tingin mo, ito ba ay pag ipupush ko to or ipaglaban ko yung relasyon namin, magiging okay ba in the future? Pag aalis ba ako, magiging okay ba? Yan, isipin mo guys, ano yung mga nangyayari para magawan mo ng solusyon. So, kung sa tingin mo na hindi na talaga mag-work yung relationship nyo, go! At sa tingin mo na pwede pa, gawan mo ng paraan, i-push mo. Kasi, minsan may mga bagay na yung parang, yun nga, sa tingin mo, mahal mo pa siya, pero hindi ka na pala niya mahal. Tapos, ikaw lang yung nag-i-effort, ikaw lang yung mag-isang gumawa ng paraan para mag-work yung relationship nyo, pero wala eh. At saka dahil sa mahal na mahal mo siya, hindi ka pa rin tumigil. Guys, huwag tayong tanga. Pangit naman yung ikaw lang gumawa ng effort, ganyan. So, kung sa tingin mo na hindi talaga mag-work to, kailangan yung mag-iwalay para makamove on ka. So, isipin mo talaga kung ano yung nangyayari? Ano yung dahilan para magawan mo ng solusyon? So, yun ang isa sa pinaka importante guys. Huwag tayong tanga, huwag tayong dyan lang, tapos ikaw lang yung nag-i-effort, na hindi na pala siya nag-i-effort sa'yo yung paano mag-work yung relationship nyo dati. So, okay, ganito, ganyan yung dahilan. Dahil sa hindi siya nag-i-effort, dahil lang ako lang mag-isa, okay. That's it. But para maka-move on ka, yun pala ang dahilan. So, yun ang isa sa paraan guys, isipin mo. Next guys is alisin mo yung bagay na nagpapaalala sa inyong dalawa. Kasi syempre, lalo na yung may mga, halimbawa nagkasama kayo before sa isang bahay, meron kayong mga masayang alaala, mga toys or anything na binibigay nyo sa isa't isa. So alisin nyo yung bagay na yun para hindi mo siya maalala. Ilagay mo dyan sa boxes or kahit saan, or you can give it to your friends or kanino ba niyan, basta hindi mo makikita yung bagay na yun sa loob. Halimbawa, nag-work ka tapos pag-uwi mo nakita mo yung toys or dyan sa bed. So pag nakita mo yun, again, maalala mo na naman siya ulit, di ba? Ang advice ko sa inyo guys, itago nyo, ilagay nyo sa box. Tanggalin nyo lahat yun, yung mga something na magpapaalala sa inyo. And another one guys is yung pabango, perfume. So kailangan nyo ding palitan. Pwede palitan nyo yung perfume nyo. Kasi pag, ala, pabango nyo to ah. Ala, paano ka makamove on yan kung ginagamit mo pa rin yung bagay na binigay niya sa'yo. Di ba? So kailangan mo din isetabi mo muna yung mga bagay na yun. Para madali ka lang makamove on. Okay guys, so wag tayong ano. Huwag kang ano dyan. Huwag tayong ano, huwag mo kisali. Okay, next guys is, putulin mo kung ano yung mga connection nyo sa isa't isa. Halimbawa sa Facebook, kung pwede, block mo siya guys. Yan, i-unfriend mo. Huwag yung, hiwalay na tayo, tas maya-maya, ay mahal ko pa siya, i-unfriend ko kaya to. Ay, i-unfriend ko na lang siya. Ay, huwag na lang. Ay, yan. Baka magalit siya sa akin. Eh di wow! Ibig sabihin, mahal mo pa rin siya. Ay, wag ako. Yun, so, kailangan, putulin mo yung mga connection nyo. Yun, sa Instagram, i-unfollow nyo. Kasi baka mamaya, magpo-post siya dyan. Hi, I'm here. Nandito ako ngayon sa mall.
with my new girlfriend. Masyadong obvious. Yan, so diba? So makikita mo yan, masasakban ka na naman. Ay, hala. May kasama siya, ganyan. Diba? Maiisip mo naman siya. Yan, kung pwede guys, putulin mo yung something na magpapaalala sa inyong dalawa, lalo na yung social media na dyan. Baka mamaya eh. Mamaya mag-post siya, hi! Or baka mag-message siya, hello! May bago na akong girlfriend. Hi! May bago na akong boyfriend. Ganyan. So, masaya na kaming dalawa. Wow! O di wow! O di wow! Magpakasaya kayo. Ganyan. Alright guys, next is magpaganda ka. Magpapogi ka. Diba? Kung ano yung ano yung itsura mo dati bago kayo nagkakakilala. Yun, ibalik mo yun. Kung magmukmuk dyan, lumabas ka, magpaganda ka dun. Baka, tas mamaya makita niya, wala, ang ganda na pala nung ex ko. Sayang. Niniwala yan. Huwag kang mag-expect guys, huwag mong gawin yan yung magpapaganda ka lang dahil sa baka mamaya balikan ka. No! Mahalin mo yung sarili mo. Alam mo kung paano mahalin ang sarili mo. Yun, magpaganda ka. Maghanap ka ng regalo or bibili ka ng regalo para sa sarili mo. Diba? I-enjoy mo lang yung pagiging single. Yan. I-enjoy mo lang. Magpaganda ka, mahalin mo yung sarili mo. Yun yung ibig kong sabihin. Hindi yung magpaganda ka dahil baka magpapaganda ako, baka babalik nun sa akin. Hindi wow. Assuming. Wag tanga. Okay, next guys is lumapit ka sa mga kaibigan mo. Sa yung best friend mo or mga yung mga trusted na tao, yung lalapitan mo, kausapin mo para mabigyan kanila ng advice kung ano ba talagang dapat gawin. Or kung yung sa family mo, balikan mo sila, mag-enjoy. You can play with your kapatid. Diba? Kausapin mo yung mama at papa mo na ganito, may problema ka, ganito, ganyan. Isang yakap lang yan guys ng parents mo, mawawala yan lahat ng sakit. So yun, i-share nyo lang sa family nyo, sa mga friends nyo, kung ano ba talaga ang gagawin. Kasi hindi rin naman maganda yung decision mo na lang. So kailangan mo din mag-ask sa ibang tao kung ano yung dapat gawin. And next guys, tiwala lang. Tiwala lang kay God na darating din yung taong para sa'yo. Yung taong magmamahal sa'yo. Kusang darating yan guys. Hindi naman yung ibig kong sabihin na maghintay ka lang din dyan, ganyan, darating din yan, may magkakatok sa door mo. Well, what I mean guys is, yun nga, habang wala pa naman, di ba? Mag-enjoy ka rin naman sa sarili mo dyan, mag-karaoke ka, dun ka, maghanap ka ng work, place na magpapasaya sa'yo. Kasi may mga cases and scenarios na hindi mo alam, dun mo pala mahahanap yung magiging forever mo, di ba? Kung nakamukmuk ka lang dyan, paano ka makahanap? Bakit? Ihahatid ba siya dyan? Ano to? Grab? Delivery? Hindi ko. Kailangan mo ding lumabas. Enjoy. Trust lang guys. Huwag kang mag-isip dahil matanda ka na. Paano ito? Hindi pa ako nag-aasawa. Huwag mong isipin yun guys. Kasi marami na ngayon nag-aasawa. Hindi naman nag-base yan sa edad. Huwag tayong masyadong magmadali minsan. Kasi mahirap yun. Baka babalik rin. Yun lang guys. Tiwala lang kay God. Darating din yung panahon na makakahanap ka din ng taong talagang para sa'yo. Kakaintindihan kayo sa isa't isa, pareho kayo ng passion, ganyan. So, tiwala lang. Alright, so thank you so much for watching guys. At kung nagustuhan nyo itong video nito, huwag kalimutan, again, huwag kalimutan i-click ang subscribe button para maging updated kayo sa mga bago kong video. Thank you so much and I'll see you again in my next vlog. Bye-bye!